Mabilis ba ang pag-verify ng GCash account? In this video, pag-uusapan natin lahat ng proseso sa GCash, ang pag-register, ang pag-KYC upgrade, maging ang pag-email verify at gaano katagal ang approval dito sa GCash, pati na rin kung paano may increase ang limit natin. By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Umpisahan natin sa pag-enter ng cellphone number. Bali, itong phone number na to ang magsisilbi na rin parang account number mo sa GCash. Kung may magpadala ng pera, dito nila isesend at makukuha mo sa GCash account mo. Kapag okay na, itsap lang tong next at itsap lang ang okay para makareceive na ng OTP. Hintayin ang SMS or text na ipapadala sa'yo mismo ng GCash. Ito yung text na nareceive ko o yung OTP. I-enter ko na siya dito. At ang gagawin natin ay new account. Fill up natin tong personal information. Magpo-provide tayo ng complete name, maging birth details, email address, also kung saan tayo nakatera at marami pang iba dito. So isa-isahin lang natin. Para sa first name, middle name, kung sakaling walang middle name, i-check lang tong I do not have a middle name. And of course, yung last name na din. Next naman is yung birth date o kung kailan ka pinanganak. Sumunod ay email address. Importante na dapat tama, active at nakaka-receive o na-access mo yung email address mo. Dito kasi magpapadala ng mga communications or updates ang GCash na din. Ito na yung email address ko at gmail.com. Next naman is yung nationality, source of funds. Ito yung pagpipilian. Pwedeng salary, pwedeng yung nakukuha natin sa loans, pwedeng savings or allowance kung sakaling yun yung nare-receive natin. Next naman ay yung current address o kung saan tayo nakatira. Piliin lang dito ang province, also yung municipality at iba pang mga detalye katulad ng barangay, zip code at yung house number mismo. Kasama na dito ang street address na rin or yung village subdivision kung saan tayo nakatira. Permanent address, i-check lang kung pareho sa taas. Kapag okay na, i-tap lang ang next. I-double check lahat ng information na nakikita nyo rito. Pwedeng i-edit kung sakaling kailangan i-update yung information o kung may kailangan mang itama. Sa akin, okay na. Tap ko yung confirm at mag-set na tayo ng MPIN. Ito yung magsisilbing parang password natin. So, tuwing i-access natin yung app ng GCash. Pwede mong i-tap yung eye icon para makita mo kung tama yung PIN na in-enter mo. Pwede rin palitan. At pag okay na, i-check lang yung terms and conditions. Tap ang next. Successful na yung MPIN at yung registration process. Ibig sabihin, meron na tayong GCash account. Sobrang bilis gumawa ng GCash account. Para sa pag-login, hintayin ulit ang code na ma-receive sa phone mo. I-enter dito ang GCash or yung OTP code pala. Tap ang submit. At ito na, pwede na tayong makapag-login. Ito na yung iba't ibang mga features sa GCash. Close ko lang to, itong discover the section. Pwede kang mag-loan sa GCash. Pwede mong gamitin yung G-loan nila. Also, may ma-receive ka rin another text about sa pag-link ng device na ginagamit mo sa GCash account mo. Pwede ka rin magpadala ng pera, magbayad gamit ang GCash, at napakarami pang iba. Pwede tayong mag-cash-in. Sa pag-cash-in, pwedeng sa over-the-counter or sa mga banko magpadala ng pera. Pero, hindi pa talaga verified yung account natin. Halimbawa, pag mag-send tayo ng pera, may error. Pag-load naman katulad nito, pwedeng mag-proceed kasi hindi kailangan ng verification process para dito. At pwede nang i-load yung mga SIM na nakikita natin dito. Pero hindi natin yung gagawin in this video. Pag-check natin yung profile sa bandang taas, andito basic level pa lang tayo. Ibig sabihin, mababa pa lang yung limit natin. Para ma-verify yung account, sinap ko na yung verify now. Tap ko tong get started. Ang gagawin natin is i-verify or i-upgrade natin KYC yung GCash account natin. Ito yung kakailanganin, valid ID. Dapat government-issued IDs. At para sa 18 years old and above, ito lang yung mga IDs na tinatanggap ngayon ng GCash. National ID, kasama dyan. Pag 7 to 17 years old, ito naman yung mga kailangan. Pwedeng gumamit ng birth certificate para dito. At sa foreign national naman, meron ding ibang requirements tungkol dyan. Kailangan ng ACR. Para naman sa GCash overseas account, ito yung mga tinatanggap nilang valid ID. So, tap ko tong next para makapag-proceed. Mag-selfie din tayo dito. Next lang tayo. And tap ko na tong get fully verified. Para sa verification, mag-uumpisa sa provide ng birth date natin. And then, kapag okay na yung birthday, sagutin lang, are you a Filipino? Sa akin, yes. Tap ko na yung next.
Ito yung accepted IDs ulit. Para sa driver's license, ito siya. Dapat malinaw ang pagkakakuha, kuha yung buong ID din. Also for UMID, yung galing sa SSS, ito naman siya. Postal ID, tinatanggap din niya ng GCash, pwedeng kumuha nito. Passport, tinatanggap din, dapat ganito ang pagkakakuha. Para sa SSS ID, yung lumang ID sa SSS, pwede rin. Para sa PRC, ito siya. Yung Pag-ibig ID or yung Loyalty Card Plus, tinatanggap rin dito sa GCash. National ID, kung nakakuha na kayo nun, pwede daw kong gamitin. Or kung nakapag-print kayo ng National ID, pwede din. Ang gagamitin ko is yung UMID ID, tap ko na yung next. At tap ko lang tong OK para makapag-proceed na tayo sa next step. Picturean lang ang ID. Again, dapat malinaw. Walang anino hanggat maaari. Hindi blurred yung mga text or yung mga pangalan na nakikita dito. Dapat yung buong ID is kuha dito sa box. Pag nag-blue na, pwede na mag-proceed. Next naman ay selfie. So, dapat pag-selfie, walang nakaharang sa mukha, walang sombrero, walang salamin, walang face mask. Dapat din malinaw ang pagkakakuha ng selfie. Tap ko lang tong OK. Para makapag-proceed na, tap na tong next at mag-selfie na. Sa pag-selfie, dapat i-blink yung mata. At kapag okay na, ipoprovide naman yung mga additional information bukod sa binigay natin kanina during registration. Tatanungin dito yung source of income din, yung sa FATCA ng US, pero isa-isahin natin yan. Tap ko lang yung OK. Yung ID number automatically nakuha na din. Kinuha nga pala yung details sa to doon sa valid ID na pinicturean natin kanina. Update ko lang yung salutation. Next naman yung civil status. Ito yung pagpipilian. Birth details, yung lugar kung saan pinanganak. Start tayo sa province. Again, kung ano yung nasa birth certificate ninyo, yun yung ilalagay nyo dito. Next ay ang city naman. Address in the Philippines. Although binigay na natin kanina to during registration, kailangan natin siya ulit i-provide during verification naman. Next naman ay yung mga iba pang impormasyon, yung work details. Ito yung pagpipilian, government employee, OFW, private sector employee, pwede rin unemployed. Sa rank position, ito rin naman ang pagpipilian. Depende sa pinili mong employment type kanina. Employer business, pwedeng NA or not applicable kung sakaling wala. Nature of work, ito naman yung pagpipilian natin. Dito sa GCash, kahit unemployed, tinatanggap nila makakapag-open ka ng account sa kanila. Sa iba kasi, sa pag-open ng bank account, minsan kailangan pa nilang i-double check yung source of income mo. Lagay natin dito unemployed and then yung source of funds. Although unemployed, kung nakakakuha ka naman ng pera, dito mo ilalagay yon sa source of funds. Halimbawa, allowance, pension, and then expected monthly transaction dito sa GCash. Estimate lang to, hindi naman strict din na kailangan talaga i-follow. At least may guidance lang or na-provided kay GCash itong expected monthly transaction sa kanila. Ano yung purpose natin sa pag-open ng GCash account? Piliin lang dito. At are you politically exposed person? PEP, ibig sabihin may kamag-anak or affiliated ka ba sa mga politiko? Also sa pangalawang tanong, provided kung yes or no. Ikaw ba may-ari nito? Ito na yung mga basic information na pinrovide natin. I-double check kung tama lahat ng to. I-accept lang itong terms and conditions at i-click ang confirm. After nyan, mag-load na rito at sasabihin kung gaano katagal i-verify yung account. For this case, aabutin to ng 7 days for status verification. Ngayon, nasa basic level pa lang siya. At linawin lang natin na hindi ka talaga makakapag-access fully sa GCash account kung hindi pa ito na-verify. At sobrang dali lang din kasi parang within 1 minute lang, basta mabilis lang, na-receive ko kaagad yung text na fully verified na sa GCash. So, hindi na umabot ng more than 1 day, hindi rin umabot ng 7 days. At kapag in-access ko nga yung GCash app ko, meron dito option ng pag-send, wala na tayong error, bank transfer, wala na din. And this time, sa GCash, pwede ka rin mag-open ng bank account dito mismo, under yan sa GSafe, pero kailangan i-verify yung email. So, tandaan, para maging fully functional or talagang mamamaximize mo yung paggamit ng GCash, mag-register, mag-verify ng profile mo at mag-verify din ng email mo. Tap ko tong verify now. At ito yung email address na pinrovide natin kanina. I-send ko yung code. At sa ma-receive nyong email, kunin lang ang code doon, i-type siya dito. Tap submit. At verified na yung email. Pag tinap ko yung GSafe,
Let's verify your email address so you can start saving. Tap ko yung verify now. Pero, nakapag-verify na tayo eh. Tap ulit yung send code at hintayin ulit natin. So, gagawin natin siya ng 2 beses. Possible, nagkaroon lang ng issue. Check natin. Tap ko yung submit. Email address verification successful. Tap ko yung okay. Tap ko yung gsave. At nagkakaroon pa siya ng error sa ngayon. Siguro ang gawin natin is mag-cash in muna tayo dito bago natin gamitin yung iba't ibang mga features. Possible later, ma-access na natin itong G-Save, which is ganun nga yung nangyari. Pwede nyong i-check after a few hours or after one day at ganito na dapat yung makikita ninyo. Kapag sinap nyo yung G-Save, wala na yung asking for verification. Instead, pwede na tayo makapag-proceed sa G-Save. Pag sinap ko yung start, may guide lang dito. Pero ito na yung mga bank accounts na pwede natin open. Sa Uno Ready, pwede ka mag-open. Mas mataas yung interest rate na meron dito. Pwede umabot ng 4.25%. Pwede ka rin mag-open ng Easy Save Plus. May free debit card to. Meron din silang BPI na bank account. Oops, ito siya. Nakapag-open na rin ako nito in the past. At yung mga videos tungkol dito isang sa separate tutorial na lang. At yung CIMB, isa to sa mga paborito ko kasi ito yun ang madalas nagkakaroon ng promo kung saan mas malaki yung interest rate na in-offer nila. Pwede umabot ng up to 12% or mas mataas pa. At balik na tayo sa homepage, meron ditong cash-in. Isa to sa pinakamagandang feature ng GCash. Tap ko tong cash-in at merong iba't ibang paraan dito. Close ko lang to. Pwedeng over-the-counter. Ito yung pagpipilian sa mga cash-in machines. Pawn shop, supermarkets, department store. Pwede sa mga sari-sari store na nakikita natin sa GCash Partner Outlet. Also, kung gusto mong online, local banks, katulad nito, pwede ang BPI o Union Bank para dyan. Pwede rin naman sa global banks at partner, katulad ng PayPal at Payoneer. This time, ang gagawin natin is tatry natin magpadala ng pera sa bagong GCash account na to. Dito sa kabilang GCash, tap ko lang yung send. Tap ko lang yung express send. At pag first time nyo may makikita kayong mga guide na katulad nito, pwede nyo i-close. Pwede kayong maglagay ng cellphone number dito. Halimbawa, ganyan. At magkakaroon ng error kung hindi valid yung number o di naman kaya kapag hindi registered sa GCash, makakakuha kayo ng ganitong error. Ang gagamitin nyo pag ganun ay GCash padala. Pero ang gagawin natin is hindi phone number. Isang option yun. Ang tatry natin is yung QR code na option. Kadalasan pag magbabayad kayo sa mga supermarket, sa mga tindahan, basta sa mga establishment na may GCash, QR yung pinaka-ini-scan natin para makapagbayad. Dito sa account mo, itsap mo lang yung QR and generate QR ang gagawin natin. Skip ko lang to and pay using QR or receive money via QR. Tap natin yung receive kasi makaka-receive tayo ng perang padala. Pero kung magbabayad tayo gamit yung QR code sa GCash, pipiliin natin yung unang option. Balik tayo dito. Tap ko yung receive money via QR. So, i-close ko lang tong guide. Pwede kang mag-add ng amount. Sa akin, hindi na. Instead, mag-QR tayo. At i-scan lang natin to. Mapansin niya meron ditong guide ng phone number at ng pangalan. Ito, yung pinakamagkisilbing tama kaya ipinakapadalang ko ng pera, malalaman nyo through the initial na makikita nyo dito. For as low as 1 peso, pwede tayong mag-transfer at libre yung pagkapadala ng pera from GCash to another GCash account. Confirm ko lang to, send 1 peso. At hintayin ko lang yung code na ma-receive sa phone. Dito naman sa GCash account, hintayin natin na mag-update yung balanse. Kung sakaling hindi nakaka-receive ng code, tap lang tong click here to resend. At i-type dito yung code na ma-receive ninyo. Tap yung done. Submit at sending na. So, update natin tong GCash account. At ganun kadali magpadala ng pera from GCash to another GCash account. Isa lang yan sa way para magpadala ng pera sa GCash. Marami pang ibang option. At isa lang din yan sa mga features na meron sa GCash. At kapag may mga pumapasok na pera sa account inyo sa GCash o lumalabas naman, makikita nyo siya dito sa transaction history. So, kung mapapansin nyo, yung piso na transaction kanina, nagpakita rin siya dito. And speaking of this, pag-usapan na rin natin yung limit mo sa GCash. Pag pumunta ka sa profile, kapag fully verified account na, dito sa profile limits, makikita mo kung hanggang magkano yung pwedeng maging limit ng account mo. Sa akin, nasa 500,000 pesos yung wallet limit. Ibig sabihin, yung pwedeng maging laman ng pera ko sa GCash o balanse, pwede umabot ng 500,000 pesos. Pero yung daily outgoing limit,
o yung palabas na pera is up to 100,000 pesos lang per day ang pwedeng malabas. Ang incoming limit naman per month is 500,000 pesos, katulad ng Sawabit. Paano nangyari itong pag-increase ng limit ko? Nag-verify lang talaga ako sa GCash at nung binisita ko after few days, naging 500,000 pesos na siya. At yun ay dahil GCash Plus user na tayo. Pero sa inyo, kung sakaling hindi pa rin 500,000 yung limit nyo sa GCash or kung gusto nyo maging 1 million pala yung limit nyo sa GCash, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial videos. Pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. And for other tutorial videos, pwede nyo i-check yung page or channel namin. See you sa mga next videos. Bye-bye!